Hi viewers! Welcome back po sa aking YouTube channel. Things to be thankful, yan po ang magiging vlog ko for today. So, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, at mag-subscribe na rin po kaya sa aking YouTube channel. Siguro po ako yung una kong ipagpapasalamat talaga yung pagkakaroon ko ng good health. Kasi kahit papaano, 'di ba? Yun kasi yung dapat nating unang pagpasalamat, eh. yung meron tayong good health, yung hindi tayo masyado nagkakasakit ng mga masaseryosong mga sakit, yung kahit na tipong magkasakit ka eh hanggang ano lang, hanggang sipon-sipon, ubo-ubo lang, yung kahit papaano, 'di ba? Hindi tayo binibigyan ng yung mga katulad ng mga sakit na ang hirap gamutin, yung mga sakit na mga delikado. So pag ikaw kasi pag good health ka at maayos naman yung pangangatawan mo, isang malaking pasasalamat mo na yun, eh. Na syempre, kapag hindi ka good health, paano ka na lang makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka na lang makakapag-isip ng maayos sa pang-araw-araw? Kasi diba yung iba, dumadaan sa matinding karamdaman na nauuwi minsan sa depression. So, lagi natin pagpapasalamat po kapag tayo ay merong magandang good health condition. So, pasensya na po kayo, medyo maingay yung background ko kasi nagluluto na po kasi kami ng hapunan. So, kung may narinig man kayo nagpiprito is pasensya na po. Yun, siguro yung pangalawang magiging thankful talaga ako, siguro yung pagkakaroon ko ng magulang. Yung my parents, your parents. Kasi diba, hindi naman po kasi lahat is may nakakagis ng magulang. Yung iba, lumaki sila na walang father. Yung iba, lumaki na walang mother. So, siguro, kahit na hindi kami ganun kaangat sa life, masasabi ko naman na buo yung family ko. Buo yung pamilya ko. May mother ako, may father ako. So, isa po talaga yung sa mga pinagpapasalamat ko at pagpapasalamat mo rin. Kung isa ka dito sa mga sinasabi ko na or kinukwento ko na dapat mong ipagpasalamat. Yun nga, yung pagkakaroon natin ng magulang, kompletong magulang. Then, yung next po is yung having a good friend. Yun, yung pagkakaroon po natin ng mga mabubuting kaibigan, yung mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo, hindi ka ida-down, yung hindi ka iiwan, kapag kailangan mo ng tulong, handang tumulong sa'yo, yun po, siguro. Pero kasi, hindi naman lahat ng mga nagiging kaibigan natin is, okay. So, parang may selected lang. Kasi hindi naman lahat totoo sa'yo. So, ipagpasalamat mo na lang yung may positive side na lang na yung meron kang mabuting kaibigan. Kasi hindi po lahat ng kaibigan mo is totoo sa'yo. Yung iba, Tupperware. Joke lang. Ano lang yun? Naisip ko lang yun. Pero, yun nga, isa sa mga pinaka-thankful ako is yung pagkakaroon natin ng mabuting kaibigan na handang sumuporta po sa atin sa life. Then, isa pang dapat po natin pagpasalamat is, siguro yung having a good partner. Kung kayo, may mga partner kayo na sobrang mapabait, responsable, isa yan sa mga dapat yung ipagpasalamat. Kaya lang parang ako ata walang partner. Hindi, ako naman kahit wala naman akong partner is okay naman ako. So para lang po ito sa may mga partner, sa siguro isa rin yung sa mga dapat yung ipagpasalamat yung magkakaroon kayo ng mga mabait na boyfriend, girlfriend, or mabuting asawa.
isa yan sa mga dapat nyo rin pong ipagpasalamat kasi, ano, kumbaga, bihira lang po yung ganyan, yung may mga, ano, perfect relationship. Hindi ko naman sinasabing perfect relationship, yung kahit pa paano is, ano, masasabi mong swerte ka dun sa naging partner mo. Then, isa pa, siguro yung, ano, learning from mistake. Learning from our mistake. Kasi, diba, wala naman pong perfectong tao dito sa mundo. Lahat naman pong nagkakamali. Kumbaga, lahat naman tayo is may chance na magkaroon ng second chance na magbago. So, wala namang perfecto. Nobody's perfect. Lahat naman po ng tao nagkakamali. So, ang dapat lang natin ipagpasalamat is yung natuto ka na dun eh. Natuto ka na dun sa bagay na nagkamali ka na before. So, nagkamali ka na before, huwag mo na uulitin. So, yun po. Yun yan yung sinasabi natin, learning from our mistake. Then, ito po. Ito yung wag na wag yung kakalimutan is yung pagising nyo sa morning, yung laging, kahit pipikit lang kayo saglit, saglit na pikit lang, sabihin nyo lang, ano, Lord, thank you for waking me up today. Kasi, diba, minsan, ano, nagkakaroon tayo ng mga bad dreams, mga bangungot, or something na ganyan. Hindi kaya biro yung binabangungot ka, diba? So, pagka ganyan is, samahan nyo lang po ng prayers. Kaya ako, pag, kahit sa morning, lagi kong, kahit pipikit lang ako saglit, ganyan, siguro mga seconds lang, tapos sasabihin ko, Lord, thank you for today, thank you for another day, another blessings, ganun, lagi ko lang, yun po yung palagi kong sinasabi. So, sana po is, may na-share po ako sa inyo, at, naipaalala ko sa inyo na, maraming bagay na dapat, maging thankful pa rin tayo kahit na nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay. So, sana po is may natutunan po kayo at na-inspired ko po kayo. So, God bless po at thank you for watching po sa aking munting vlog. Thank you and God bless you all.